Napakagandang lugar at napakagandang tulay, no, dahil first time ko makakita ng tulay dito lang matagpuan, mga kabayan, sa Binondo Intramuros Bridge. So ito yung kauna-unahang tulay na nakita ko, no. Nakakaiba dahil hango siya sa basket, no. Separate yung exit yan, so exit po yan, so papasok ng Intramuros, at ito naman yung enter, no, entry galing sa loob ng Intramuros. So immigration, nakikita natin sa ano, video, immigration building. So ito po yung entrance na nakikita natin, at ito naman yung exit. So ito'y hango sa basket, mga kaabayan, no, at pinagtibay, no, ng ano, Pilipino and China, mga kaabayan, pinagtibay na relationship. So nakikita natin 'yun. So sa administrasyon, nagawa naman ito, mga kabayan, sa administrasyon, no, ni former President Rodrigo Roa Duterte. At ito nga, no, may mga humihinto, at yung iba nagsi-selfie, yung iba nagdi-date. Yan, so may humihinto kasi actually hindi naman sa ngayon pinagbawal na ano, huminto, dahil sa bawat araw is nasa 30,000 competition nila na posibleng makadaan dito, no, 30,000 sakyan o more or mahigit pa, so sa bawat araw, no. So nakikita naman natin dito sa Pasig River yan, so double update na rin natin. Nakita natin yung Pasig River, mga kabayan, na maraming water hyacinth na andyan, no. Nakita natin andyan yung water hyacinth na lumalabas, no, papunta ng Manila Bay. So ito yung Pasig River. So nakita natin yung lugar, dito area ng ilog na to, mga kabayan, o yung river. Wala akong nakitang basura, ha. Bagkos maraming water hyacinth, mga kabayan. Maraming water hyacinth ang naanod, galing pa doon sa taas, no, either galing sa Pasig, Marikina, o kung saan pa man, no, marami pang pinanggalingan. So ito ilalabas sa ano, so kaya walang tigil na pagdami o pagdagsa ng water lily o water hyacinth sa Manila Bay, Dolomite White Sand. So ang malaking katanungan dito, mga kaabayan, dahil wala akong nakikitang basura na kasama dito sa water hyacinth, bakit yung mga dumadaong sa Manila Bay, Dolomite White Sand na water hyacinth is may mga kasamang basura? So sa tingin ninyo, mga kabayan, saan nagmula yung basura na ito, no, yung mga dumadaong sa Manila Dolomite White Sand, kung sa ngayon at kung sa gayon is wala naman na halos dumadaan na basura dito sa Pasig River? Kasi nga nakikita ko lang more on water hyacinth, pero ang dumadaong doon sa Manila Dolomite White Sand ay may mga basura. So sa tingin ninyo, mga kabayan, ano ang inyong opinion tungkol dito? At comment below lang, mga kabayan, kasi nga nagtataka rin ako. Pero may idea ako. Yan yun, nagtataka ako pero may idea ako. So kailangan lang maghigpit, no, lalo na sa gilid ng dagat at yung mga naka ano. So nakita kasi natin dito, grabe, no, more on water hyacinth lang ang naanod, mga kabayan. Pero pag bakit nung time na nasa gilid ng Dolomite White Sand, bakit may mga kasama ng basura? So yun yung isa sa big question na dapat mahigpit yung lokal, no, yung mga lokal na pamalaan, barangay o ano, dapat mahigpit sila para maging malinis, no. Kasi good news na rin to, galing sa taas, no, especially sa mga lugar na connected dito sa Pasig River, dahil wala akong nakitang basura. So either baka nang galing to sa mga sa tabi-tabi, alam nyo na. So kaya ano, comment below kung sa tingin ninyo, mga kabayan, ano yung masabi nyo. So tuloy tayo, may 3 minuto. So ito yung ano, China Aid Bridge Project, no, bago bumaba si former President Rodrigo Roa Duterte, ito ay gawa na. So at siyempre
mga kabayan, solar yung ginagamit nila. I think solar yung mga ginagamit na ilaw na meron dito. Yan, so kaya malaking bagay, no? At napakatibay nito, mga kabayan, ng tulay na to, no? So actually, kumatanda natin nung wala pa to sa Jones Bridge. Yan po yung kasunod na Jones Bridge. Alam nyo yung dyan, traffic dyan. Ako, grabe. Napaka-traffic papasok ng Binondo. At kahit papano yung palabas, hindi masyado. Pero minsan nararanasan. Pero yung papasok talaga ng Binondo, pag every morning, rush hour, is napaka-traffic. So buti na lang, may alternative road na. No, ito yung China Aid Bridge Project. So napakalaking tulong para sa mga commuters na bumiyahe at dumaan dito ng mabilis, no? Kasi nga hindi na sila natatraffic pa, mga kabayan. So again, maraming salamat at hanggang dito na lang yung ating video. Don't forget to like, comments, and subscribe at share nyo na rin, mga kabayan. At para tuloy-tuloy tayong magbigay update sa iba-ibang lugar. At maraming po salamat at see you tomorrow. And God bless po, mga kabayan. Yun! So magandang umaga sa ating mga kabayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ay sorry, paggabi na pala. So magandang gabi advance sa ating mga kabayan at sa ating mga OFWs, no, na may giting. So magandang araw na lang sa inyo. So nandito tayo sa Binondo Aid Project, mga kabayan, o China Aid Bridge Project ng Binondo and Intramuros Bridge. So mahaba. So nakita natin napagandang lugar at napagandang tulay, no, dahil first time ko makita ng tulay dito lang matagpuan, mga kabayan, sa Binondo Intramuros Bridge. So ito yung kauna-unahang tulay na nakita ko, no. Nakakaiba dahil hango siya sa basket, no. Separate yung exit yan, so exit po yan, so papasok ng Intramuros. At ito naman yung enter, no, entry galing sa loob ng Intramuros. So immigration, nakikita natin sa video, immigration building. So ito po yung entrance na nakikita natin, at ito naman yung exit. So ito'y hango sa basket, mga kaabayan, no. At pinagtibay, no, ng Pilipino and China, mga kaabayan, pinagtibay na relationship. So nakikita natin yun. So sa administrasyon, nagawa naman ito, mga kabayan, sa administrasyon, no, ni former President Rodrigo Roa Duterte. At ito nga, no, may mga humihinto. At yung iba nagsiselfie, yung iba nagdi-date. So may humihinto kasi actually hindi naman sa ngayon pinagbawal na huminto, dahil sa bawat araw is nasa 30,000 competition nila na posibleng makadaan dito, no. 30,000 sakyan o more or mahigit pa, so sa bawat araw, no. So nakikita naman natin
dito sa Pasig River. Yan. So doble update na rin natin. Nakita natin yung Pasig River, mga kabayan, na maraming water hyacinth na andyan, no? Nakita natin andyan yung water hyacinth na lumalabas, no, papunta lang Manila Bay. So ito yung Pasig River. So nakita natin yung lugar, dito area ng ilog na to, mga kabayan, o yung river. Wala akong nakitang basura, ha. Bagkos maraming water hyacinth, mga kabayan. Maraming water hyacinth ang naanod, galing pa doon sa taas, no, either galing sa Pasig, Marikina, o kung saan pa man, no, marami pang pinanggalingan. So ito ilalabas sa ano, so kaya walang tigil na pagdami o pagdagsa ng water lily o water hyacinth sa Manila Bay, Dolomite White Sand. So ang malaking katanungan dito, mga kabayan, dahil wala akong nakikitang basura na kasama dito sa water hyacinth, bakit yung mga dumadaong sa Manila Bay Dolomite White Sand na water hyacinth is may mga kasamang basura? So sa tingin ninyo, mga kabayan, saan nagmula yung basura na ito, no, yung mga dumadaong sa Manila Dolomite White Sand, kung sa ngayon at kung sa gayon is wala naman na halos dumadaan na basura dito sa Pasig River? Kasi nga nakikita ko lang more on water hyacinth, pero ang dumadaong doon sa Manila Dolomite White Sand ay may mga basura. So sa tingin ninyo, mga kabayan, ano ang inyong opinion tungkol dito? At comment below lang, mga kabayan, kasi nga nagtataka rin ako. Pero may idea ako. Yan yun, nagtataka ako pero may idea ako. So kailangan lang maghigpit, no, lalo na sa gilid ng dagat at yung mga naka-ano. So nakita kasi natin dito, grabe, no, more on water hyacinth lang ang naanod, mga kabayan. Pero pag bakit nung time na nasa gilid ng Dolomite White Sand, bakit may mga kasama ng basura? So yun yung isa sa big question na dapat maghigpit yung lokal, no, yung mga lokal na pamalaan, barangay o ano, dapat maghigpit sila para maging malinis, no, kasi good news na rin to, galing sa taas, no, especially sa mga lugar na connected dito sa Pasig River, dahil wala akong nakitang basura. So either baka nanggaling to sa mga sa tabi-tabi, alam nyo na. So kaya ano, comment below kung sa tingin ninyo, mga kabayan, ano yung masabi nyo. So tuloy tayo, may 3 minuto. So ito yung ano, China Aid Bridge Project, no, bago bumaba si former President Rodrigo Roa Duterte, ito ay gawa na. So at siyempre, mga kabayan, solar yung ginagamit nila. I think solar yung mga ginagamit na ilaw na meron dito. Yan, so kaya malaking bagay, no, at napakatibay nito, mga kabayan, ng tulay na to, no. So actually, kumatanda natin nung wala pa to sa ano, Jones Bridge. Yan po yung kasunod na Jones Bridge. Alam nyo yung ano dyan, traffic dyan, nako, grabe, napaka-traffic papasok ng Binondo. At kahit papano yung palabas, hindi masyado, pero minsan nararanasan. Pero yung papasok talaga ng Binondo, pag every morning, rush hour, is napaka-traffic. So buti na lang, may alternative road na, no. Ito yung ano, China Aid Bridge Project. So napakalaking tulong para sa mga commuters na bumiyahe at dumaan dito ng mabilis, no, kasi nga hindi na sila natatraffic pa, mga kabayan. So again, maraming salamat at hanggang dito na lang yung ating video. Don't forget to like, comment, and subscribe, at share nyo na rin, mga kabayan, at para tuloy-tuloy tayong magbigay update sa iba-ibang lugar. At maraming po salamat, at see you tomorrow, and God bless po, mga kabayan.